Magandang araw mga idol, mabilis ang balita lang po tayo tungkol dito kay Naoya Inoue versus Nonito Donaire rematch in negotiation for April in Japan. Ayon nga po kay Richard Schaefer mga tol, ito yung promoter ni Nonito Donaire ang may-ari sa Probellum Promotion. Currently discussion with Inoue, promoter Akihito Honda of Tekken Promotion to bring the bout to Asia this spring. So ito nga po yung payag mismo ni Richard Schaefer mga tol. Sinabi mga tol, rematch for April in Japan. So kailangan dumayo na naman si Nonito Donaire sa Japan. Matatanda ang 2019 pa yung laban mga tol, na knockdown si Nonito Donaire dahil sa isang body shot. Pero nakabangon naman si Nonito Donaire, pinagpatuloy niya hanggang 12 rounds. Pero binigyan naman niya ng lamat sa muka si Naoya Inoue. Binasag niya ang kanyang eye socket. So hindi rin malilimutan yun ni Naoya Inoue, kahit hindi siya bumagsak, basag naman ang kanyang eye socket. So matatandaan mga tol, sila ang nanalo ng Fight of the Year 2019. Isang impresibo yung huling panalo ni Nonito Donaire kontra kay Raymart Gabalio dahil natapos sa knockout. Isang impresibo din yung panalo ni Naoya Inoue kontra kay Aaron Dipain na isang Thailander. Hindi masyadong malupit yung kalaban ni Inoue mga tol, parang pang tune up lang kay Inoue yon. Pero matigas din naman yung Thailander, kaya lang masyadong malayo yung agwat ng skill pagdating kay Naoya Inoue. Kaya mas impresibo yung huling laban ni Donaire mga tol dahil tinalo niya ang isang bata undefeated na si Raymart Gabalio. Magaling na promoter talaga si Richard Schaefer mga tol. Dumiretso kay Akihiro Honda, yung promoter mismo ni Naoya Inoue sa Japan. So magandang laban talaga ito mga tol, kaya lang sa Japan mangyari. Medyo pabor na naman kay Inoue pagdating sa lugar. Pero sinabi naman ni Nonito Donaire, handa siya pumunta kahit saan basta makalaban niya si Monster Inoue. Saka mas kumpiyansa ngayon si Donaire mga tol, meron daw siyang mga technique, mga style na bago para talunin si Inoue. Hindi daw tulad nung una na medyo nagkulang siya, inaamin niya na nagkulang sa preparasyon, nagkulang sa mga technique. Pero ngayon talagang pulido na daw si Nonito Donaire. Bang na lang natin to mga tol, mukhang mauna ito maglaban bago si Cuadro Alas. Kailangan pa kasi tapusin ni Cuadro Alas yung mandatory laban kay Paul Butler. So dito muna tayo mag-abang mga tol tungkol sa mga susunod na update. So hanggang dito na lang tayo mga tol, ganito lang ang video natin dahil sobrang busy po tayo sa gym. Maraming salamat po.